Bluetti, making sure na 100% yung kanyang charge. Ready to go na tayo, mga bossing. Siyempre, kasama natin ang Bluetti. Thank you, Bluetti. Sa mga nagtatanong pala kung ano yung pinapagas namin dito sa aming Suzuki Espresso, dati, ang pinapagas namin is yung tinatawag na 95 octane or yung iba tinatawag na premium, yung iba pula, sa Petron ang tawag XCS. Pero ngayon, pinapagas na namin is yung 91 octane. Bakit? Kasi dati, ang diferensya lang ng presyo ng 91 sa 95 octane is naglalaro ng 25 cents hanggang 1 peso. Pero ngayon, sobrang laki na ng diferensya at sobrang mahal na ng gasolina. Naglalaro na ng 7 pesos hanggang 10 pesos or mas mataas pa nga yata sa ibang gasolinahan yung diferensya ng presyo ng 91 to 95 octane. Yung gasolinang yan, or yung 91 sa 95 octane, parehas silang gasolina. Parehas silang unleaded, kaya huwag kayong malilito. Kung ang sasakyan ninyo is gasolina, kahit ano dyan, pwede nyo ipakarga. Ngayon baka tanungin nyo ako kung anong diferensya ng 91 sa 95 octane. Honestly, hindi ko makita o maramdaman yung diferensya dito sa aming sasakyan. Siguro kung sports car, eh talagang mataas na octane dapat ang kinakarga. 95 pataas. Kasi yung mga matataas na octane, mabilis masunog yung gasolina. Kaya mas mabilis tumakbo yung makina. So ganun lang naman yun eh. Mas mataas yung octane, mas mabilis masunog. Pero dito sa aming Suzuki Espresso, okay na ako ngayon sa 91 octane. Kasi mahal na ng gasolina eh. And in 42 minutes time, bali mga 4:10 na ng hapon kami makakarating doon sa mismong camping site. So medyo malayo-layo yung biyahe pa to or mahaba-habang biyahe pa to. Pero maganda naman yung daan dito. Bali yung camping site nga pala is sa Tanay located. Kami ngayon ay nasa Marikina. Actually nakakalito yung lugar natin. Boundary kami ng Marikina at Pasig. Doon kami nakatira ngayon. Pero yung address namin Pasig, maglakad ka lang ng limang hakbang, Marikina na. Marikina na yung bahay, kaya yung mga nagdi-deliver sa bahay, nalilito. Sir, Marikina po ba kayo, Pasig? Sabi ko, parehas. Kasi konting hakbang mo lang, Marikina na. Na lang, nandun na kami sa may designated campsite. And apparently, familiar tong daan na pinuntahan namin kasi dito rin kami dumaan nung pumunta kami sa Empire Dragon campsite. Dito rin sa Tanay. And dun yung ano, dun yung campsite na kung saan dumaan kami sa may river. Kung naaalala nyo, may river crossing adventure kami dun. Yun din yung ilog na dadaanan natin mamaya. Itong road na to is Santa Ines Road. Tingnan natin kung same na ilog yung tatawiran natin. Che-check ko mga bossing. Ayan yung tatawirin natin na ilog. Check ko muna. Hindi ko matandaan kung ito ba yung dinaanan natin dati. Ito ang tatawirin namin.
medyo mahaba yung ilog, mga bossing yan, no? Dire-diretso, pero hindi naman malalim, nandyan lang, pero syempre may mga bato-bato. So, tara na, ayan yung aming espresso, nag-aantay, chinek ko muna. So dire-diretso nga papunta dun sa Camp Kawayan. Loaded kami ngayon, no? Kaya ng espresso yan. Go na, abosing. Ito, dire-diretso. Ayan. Dito daw, dire-diretso eh. So, let's go. Boom. Tananan! Babaw lang naman mga bossing. Yun nga lang, madulas kasi may mga bato-bato. Dito medyo lumalim sa dulo. Alright. Wee. Ay. Mas smooth ngayon, no, kaysa nung una. Oo, kasi dati ang lalim eh. Baka nasa tuhod ko eh. Ito, mababaw lang eh. Kaya syempre sinukat ko muna bago tayo lumarga. Mahirap yung bira ng bira eh. Mamaya mas tak tayo to eh. Ito na, dire-diretso. And sabi kasi ng owner, tinanggal daw yung mga signage kasi for improvement daw ng barangay, gagawin nilang parang uniform yung mga signage para hindi iba-iba. Ngayon, lalim dyan oh. San tayo? Dito, try ko dito sa kaliwa. Dito. Tama ba yung dinaanan ko? Ala, saan tayo? Mahirap nga nang walang signage. Wala kasing signal dito mga bossing. Kaya hindi gumagana yung ways namin. So, ayan, so ngayon magtatanong ulit ako. Sige. Hindi, I think ito eh. Tatawilin lang eh. Meron ding campsite doon oh. So saan tayo? Tanong ka muna. Saan po ang daan? Mas madali po dyan? Ah, sige po. Saan po ba yung Camp Kawayan? Apo. Kaya naman po. Apo. Pero diretso lang po Camp Kawayan. Ah, sige po. Sa dulo. Kanan. Ah, sige po. Thank you po. Ingat po. Thank you. Ayun. Dito nga. Dire-diretso lang daw tayo. Pero hindi tayo dito dadaan kasi may batong malaki. Hindi, kaya naman. Ayun o. Di mo nakikita yung malaking bato na yun? Iiwasan ko na lang. Sige. Skarte mo. Malabas. Ayan. Pero sabi nga, mas madali daw doon sa kabila. Okay. Alright. Tama nga yung ano, tama nga yung subscriber natin na nag-comment. Bakit? About sa espresso natin. Bakit? Ito na yung Ford espresso. Parang 4x4 eh. Kung saan-saan pumupunta eh. Tibay niya. Iyan natin ang tibay ng Ford espresso natin sa Ford espresso. Next time, mapanwebelake naman tayo. Oo, next time. Baka ano na, next week. Basta yun na yung next namin. Yung ilog pala na dinaanan natin kanina, Bebe. Hindi yun yung ilog na sinasabi. Tinawera natin papunta dun sa Iba yun, iba yun. Oo, iba. So, ibang itong, way to. Oo, ibang way. Pero syempre kapag ka umuulan, bumabagyo, malalim yun. Malakas yung ano. Syempre may accent to. Current. Wow! Huwag kayong pupunta dito ng gabi. Huwag na huwag niyong gagawin. Nakakatakot. Kagaya ng experience namin dati. Ginabi kami. Ako ano to, bangin? Uy. Ayun o. Bangin. Bangin? Oo, bangin.
Daan-daan ka, bebe. Okay, finally. Ito na tayo sa entrance. Camp Kawayan. Pag bungad, merong ref. Nibenta. Okay. Saan po tayo? Tanong ka muna sa receptionist. Ang ganda oh. So ganda siguro kung naabutan natin to ng morning. Ito na yung napili naming spot. Yan, supposedly doon sa ilog, kaso pag gabi daw walang ilaw doon, sobrang dilim. Tsaka feeling ko malamok eh, tas may mga palakang tumatalon-talon. Kaya sabi ko, balik na lang kami sa taas. At ayan na, ang view namin. Pakita ko muna sa inyo yung mga karga ng aming Suzuki Espresso bago kami mag-setup. So, gamit na namin ang aming heavy duty na roof rack or roof basket. Kasama na niyan yung, ito gamit na rin namin yung aming heavy duty na gutterless crossbar. Ayan, ganyan ang setup namin mga bossing. Ayan, loaded yung aming taas. At dito sa side is yung aming side awning. Ayan, mas organized kami ngayon. Mas maayos yung mga gamit namin kasi na-maximize na namin yung aming top load. Dati kasi yung luma naming top load na gamit ko dyan, yung magaang siya eh. Aluminum din. Pero, pagka may laman yung ibabaw, ang ingay. Ang ingay ng biyahe namin. Parang ganun. Kaya nainis ako, naganap ako ng mas magandang roof rack. At ito yung napili namin. At subok namin ngayon. Ang ganda, tahimik lang yung biyahe namin. Ayan. Tapos, sa likuran, puro alikabo kami ngayon kasi puro lupa yung dinaanan. Ito. Siyempre, thank you again, Bluetti, for supporting our channel at ang aming journey. Bebe, thank you ka naman sa Bluetti. Thank you, Bluetti. Yan, pinadala kasi ito sa amin ng Bluetti. More Ayan. Orders to come. Yan, thank you. Ayan, mas organized na kami. Setup ko na yung bed namin mamaya. Yan. Ito yung aming drone. At dito is... Excited din kaming ipakita sa inyo yung bago naming trunk tent. Malaki to mga bossing, family size. Bali, si setup namin dito. Gusto mo ba yan, bebe? Ganda nito. Ayan. Ayan. Yan lang yung mga dala namin, tubig. And then the rest, nandun na sa ibabaw. Meron pang space sa ibabaw eh. Ayan, setup na kami ngayon mga bossing. Na ang aming mini bahay. Ang laki niya. Para talagang bahay. Ayan o. Meron siya mga support sa gilid. Ayan. Tapos nilagyan ko nila mga pole. Ayan. Nakatali sa pegs. Sa ganito niya, bawat sides, meron siyang mosquito net. Para hindi pasukin ng mga insekto. Ayan. So binubuksan lang ni Kenzie yung gilid para pasukin ng liwanag. Pasok ako sa loob. Ayan, pina-finalize na lang namin. Pero gusto kong ipakita muna. Ito siya sa loob. Bahay! Yung aming Suzuki Espresso. Ito sa ibabaw. Oh. Meron din siyang mosquito net. So, pasok yung liwanag. Siyempre, may cover din yan. Hindi pa namin kinakabit. Just in case umulan. So, buksan ko to.
hindi ko pa pala na secure yung pinaka kabitan niya dun. Ayan, pero pag binuksan natin tong trunk ng aming sasakyan, ganyan siya. Ayan, bali ayusin lang namin, finalize lang muna namin ngayon. Ito na yung setup namin. Bali, kailangan pa namin ng mga ilaw next time. Medyo nakukulangan ako sa mga ilaw namin eh. Pero yung mga ilaw na yan, gumagana yan dahil kay Blue Yeti. Thank you sa power station na pinadala niya sa amin. At malakas pa yung Blue Yeti namin, kaya marami pang ilaw dapat ang pwede namin mailagay. Nagluluto lang ngayon si Kenzie. Luto na kami ng aming hapunan. Ay. Hindi pa kumakain, busog na. Ito na, naamoy ko na eh. Ito po, ang aming hapunan. Ano pang next na lulutuin mo, bebe? Magsasabaw ako. Sabaw. Tas either ramen or tinola. Okay, rice naman. Using itong aming maliit na rice cooker. Sasahing naman tayo using our Blue Yeti. Yan, sinaksa ko na sa AC. Ito yung aming rice cooker. On natin. Yan. Okay. And then, nag-charge din ako ng phone. Ito. Sa ibabaw niya, meron siyang wireless charging. Yun. Charging. Ilang percent pa ang aming Blue Yeti? 96%. Meron tayong rice cooker at charge tayo. Kain na tayo. Nice. Ang bilis lang maluto, Bebe. Minutes lang. Ganda ng rice ah. Yum, yum, yum. Meron akong nakalimutang isang importante, mga bossing. Yung kape. Kaya bibili tayo sa tindahan. Ano kayang meron dito? Tingnan natin. Ah, okay. Ihawan. Pwede magluto. Nice. Tingnan natin kung may tubig yung kanilang gripo. Nice, meron. Pali. Oh, mas convenient kung dito mag-iihaw. At magluluto. May mga utensils, no? Meron sila mga kubo. Ganyan ang itsura sa gabi. Tahimik ng lugar, mga bossing. Ang dilim, mga bossing. Balik na lang ako. Doon pa rin yung tindahan, eh. Napakadilim. Nakakatakot. Doon pa, no? Tara po. Malayo? Ayun. Sinamahan ako. Anong pangalan mo? Joshua po. Joshua. Takot ako ng dilim eh. Ayun. Maliligaw ako dito. Kasi meron dito yung direksyon taan papunta gubat. Tsaka doon. Tapos, gubat na yon. Oo. Oh, gubat dito. Oo oh, nga no. Ito yung direksyon itong may pa, ano na itong may bundo. Talagang daan. Ito, yung kanilang tindahan. Buti meron. Meron pong ano, 3-in-1 kape? Ay, meron. Or kahit ano pong kape? Meron. Kape muna tayo, mga bossing. Ayan. Ito yung pinuntahan namin. Bumili ako sa tindahan, napakadilim. Buti sinamahan ako ni Joshua yung bantay dito. Ayan, kakape tayo. Bago matulog, ito yung pampaantok ko eh, kape. Yan ang music namin dito ngayon sa camping site kung saan kami lang ang guest. We are alone dito sa Camp Kawayan. Ayan o, napakatahimik.
wala ring lamok kasi naka-secure kami dito gamit ang aming tent. Ayan o. Ayan, pinaka-ibabaw. Andali. Ewan to. Alright mga bossing, nakapagligpit na kami ng mga kagamitan. Time for us to go to bed. And we'll see you tomorrow morning. Kita sa aming napakalaking tent. Bahay na to. Ano? Bahay kubo. Oh, mas guminawa yung ano namin, maluwag o. Hindi lang kita ngayon kasi madilim. Pero we'll pero bukas. Yeah. Saka bukas abangan namin yung Sea of Clouds. Maaga sana, daw tayo gumising. Sana meron. Good night. Good night. Good morning. Sarap. Good morning, mga bossing. Ito yung view inside the tent. Kita nyo naman. Ganda. Meron pa dito. Ayan. Pero yung kabilang side, naka-close. Ayan, para makatulog kami. Pero pwede rin buksan yan. Pakita ko sa inyo later. Good morning again! Ganda ng view, no? Sobra. Hey, I heard you want to leave this place, but we grew up this old town. Put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Wow! What's this, bebe? Nolang manok. Nolang manok ng aking asawa. Dito sa... Sasabihin ko sa ano, Kitinan Hills. Kasi parang ano eh, feels ng sa ano, Mount Mayon. Nandito po kami sa Kawayan. Camp Kawayan. Sa Tanay Rizal. Bago kumain, pakita ko muna sa inyo yung ating big trunk tent na naka-attach sa aming Suzuki Espresso. Pwede rin to sa ibang sasakyan, mga bossing, universal yan. Sa mga malalaking car, mga SUV, pwedeng-pwede yan. At inattach ko na yung pinaka-roof niya, yan o, yung bubong, kasi mainit na. Tapos, kinlose ko yung side na to. Bali, lahat ng side niya nabubuksan, nako-cover, at lahat ng side merong mosquito net. Pwede rin to as stand-alone tent, kahit wala kayong sasakyan na dala. Pwede nyo i-close yung doon. Tapos na naku-close din yung pinaka-opening doon sa trunk. Ganyan siya. Paikot. Yan. Ebe. Ang laki ng aming bahay. Napaka-comfortable. Tulugan. Tapos sa kabilang side, yan, binuksan na namin. So, ganyan ang itsura niya. Kapag naka-attach sa aming, bubulol na ako sa aming Suzuki Espresso. Sa susunod, baka camping lang gagawin namin.
May mga area kasi na bawal ang sasakyan. So ito pa rin yung tent na gagamitin namin kasi nga pwede siya as standalone tent. Kahit walang dalang sasakyan. Pwedeng pwede. Tara, kain tayo. Okay, kain na kami. Thank you sa aking napakagandang asawa, si Kenzie, for preparing our breakfast. Ano ba ang hinanda mo para sa atin, mga bebe? Mga bebe. Mga bebe. Ang dami mo naman bebe. Anong pinrepare mo sa amin? Ito, nagluto ko ng tinola. Tinolang manok. And then, nagprito ko ng smoke, bangus, belly, and then hot dogs. Liempo na may konting anghang galing dun sa samyang kagabi na sauce. And then, ano to? Danggit. Danggit, pritong itlog, pritong manok, spam from yesterday, tapos mangga. Dami naman. Sarap. At habang kumakain ka is, ayan ang view namin. Dito sa Kawayan campsite. Morning! Diba ako dito sa hagdan? Ito yung kanilang papuntang ilog. Yan ang ilog. Kuya, may ilog pa dyan sa taas. Malapit lang po. Doon naliligo? Pwede maligo doon? Oo, tonight doon. Ah, okay po. Thank you. Okay po. Dito pala. Ang daan. Medyo malayo yung lakad ko. Siguro mga 5 to 10 minutes. Ito may mga baka. May kiraan lang po. Mga baka. Ayan. May kiraan lang po. Naghahanap po ng papaliguan. Ako. Ito na yung kuya. Ah, doon pa sa dulo. Doon. Doon pa malinaw tubig. Talik doon talaga doon. Oo, oh, okay. Pati yun yung malaking doon. Hinang ko nga. Makalaya. May kiraan lang po. Galit yung baka. Ah, dito daan. Ah, doon pa po. Finally, narating ko rin. Ito na yung area kung saan yung paliguan talaga. Ayan. Oh, medyo lumalim-lalim na dito. Ayan. Lamig ng tubig. Ito na nga. Malalim sa part na to. Dito pwede maligo. Ayan. Hindi ko lang alam kung hanggang saan doon. Baka hanggang dibdib. Medyo malayo lang. Tignan ko kung gusto ni Kenzie pumunta dito. Pakita ko sa kanya. Medyo malayo lang yung lakad, mga bossing. Tignan natin kung ilang minuto yung lakad pabalik doon sa camping site. Bali, ang oras ngayon ay 9:41. Babalik ako doon sa camping site. Tignan ko kung ilang minutes. Alright. Tignan ako sa hagdan. Ayan na yung aming camping area. Ang oras natin ngayon ay 9:52. So more than 10 minutes na lakad. Siguro 15 minutes. Roughly. Ebe, may nakita ko ilog doon. Mga 15 minutes ang lakad. Layo. Sabi ko sa inyo. Maligo na lang ako doon. Hindi, meron dito sa baba lang. Diyan. Hanggang tuhod. Magbabad lang tayo. Malamig yung tubig, malinaw. Kaso mainit. Yun lang. Kasi medyo binabalik niya yung skin niya.
Nasunog kasi yan nung kami ay nag-Siargao. Tapos nag-Cebu. Ayan. Kaya sabi niya ayaw niya muna mag-beach. Car camping tayo ngayon mga bossing. Thank you sa Bluetti. Because of this, hindi kami na problema mag-charge. Nakailang charge na ako ng batteries ng drone. Ayan o, full charge na. Kanina pa ako nagpapalipad. Batteries ng cellphone. Ginamit din namin to sa electric fan namin kagabi. Mga ilaw. Eh hanggang ngayon meron pa. Meron pa natitirang 4%. Ayan. Advice ko lang sa inyo mga bossing na yung ganitong unit, huwag nyo nang gamitin sa mga malalakas na kuryente. Kagaya nung ginawa namin kagabi, ginamitan ko siya ng rice cooker. After maluto ng kanin, eh, ang lakas kagad yung nabawas. Mga 53% na lang yung natira dito. Gamit itong AC outlet. Eh, yung rice cooker na yun, malakas nga sa kuryente. Pero kung gagamitin nyo lang is yung mga AC, I mean yung mga DC dito sa taas, eh, sigurado more than 24 hours nyo mong gagamit to. Kahit 24 hours pa yung electric fan ninyo, gamit yung DC outlet. Yan. Thank you again, Bluetti, for supporting our channel.